Ang video natin ngayon is how to make McDonald's tartar sauce. Upisa na po natin ang paggawa. Ito na po ang mga ingredients na gagamitin natin. 1 half cup mayonnaise, 2 tablespoon pickled chips chopped, 1 tablespoon onion chopped, 1 teaspoon capers chopped, 1/8 teaspoon dried parsley, at saka 1 teaspoon lemon juice. Gagamit din ho tayo ng sugar, salt, and pepper. Ito nakadepende sa panlasa natin or sa gagamitin natin mayonnaise. Dito sa ating bowl, ihalo muna natin itong ating lemon juice. Maaari din tayong gumamit dito ng calamansi or lime, depende sa availability ng mga ito. Yung measurements, pwede natin gawing benchmark yung nabanggit kanina. Ito, ihalo na natin yung ibang ingredients. Make sure na haluin lang natin maigi ito para yung lasa well blended. Sa United Kingdom, itong tartar sauce ay ginagamit nila sa kanilang famous fish and chips. Sa McDonald's, ito yung lining ng kanilang filet of fish na burger. Itong tartar sauce, ideal talaga ito sa mga fried fish. Pero, maaari nyo rin itong iserve kasama ng mga iba pang klaseng fried foods. Ako gusto kong iserve to sa aking chicken lollipop. Ngayon, maglalagay na ho ako ng aking sugar dito sa ating mixture. Pero, i-omit ko na yung salt and pepper. Kasi yung ginamit kong mayonnaise ay homemade. Ang timpla nito, more on maalat. Kaya hindi ko na kailangan ng additional flavor ng alat dito sa aking tartar sauce. So yung adjustment ng sugar, salt at saka pepper, depende ito sa mabibili yung mayonnaise. Kasi merong mga local brands na matamis na akma na agad sa mga panlasang Pinoy. Pero meron din naman na sobrang alat na more on pang ibang bansa yung panlasa nila. Kaya kayo na lang po bahala kung gaano karami ang idadagdag nyo dito sa inyong mixture. In the first place, meron na rin tamis na part yung pickles na inalo natin. Ngayon, itatransfer ko na ito sa isang lalagyanan na may takip para maitago ko rin sa loob ng refrigerator. Sa actual practice sa loob ng kusina ng mga chef, ang mga products na prepared na kailangan ma-consume within 7 days. So, yun ang maisasuggest ko sa inyo para maging fresh lagi yung inyong sinaserve sa family nyo or kaya sa friends. Make sure na kapag nagtago kayo ng mayonnaise-based na dressing or spread, takpan nyo yung maigi ito para hindi mag-dry up yung taas nito. At para naman sa recipe ng ating homemade mayonnaise, pwede nyo i-check yung link natin sa taas or yung ilalagay kong link sa description box. I think that's it. Sana ho nagustuhan nyo yung ating video at kung hindi pa ho kayo subscriber, kindly subscribe dito sa ating channel. At the same time, paki-click na rin yung notification bell para anytime na may bago kong uploads ay maging updated kayo. Thank you in advance and have a nice day. Bye-bye!